mga kababayan natin na gustong mag-abroad matapos makapag-ipon. Gustong matikman yung kanilang pinagpaguran para pumunta ng bansa na gusto nilang mapuntahan. Pagdating sa immigration, sasakay sana sila ng isang commercial flight. Hinarang at hinanapan ng school records tulad ng yearbook, diploma, transcript of records, even bank statements. May mga reklamo ako natatanggap na gano'n. Hinanapan pati ng mga health certificates, pati mga barangay clearances. Kali. At nung hindi makapag-produce yung mga kababayan natin ng mga hinihing dokumento, pinahiya at in-offload. Samantalang pag foreign nationals, walang screening na nagaganap. In-escortan pa, papasok na aeroplano. Bakit? Dahil itong mga foreign nationals may pera, may panlagay, at itong mga pobre nating kababayan na taxpayers na nagpapasweldo sa ating matagagobyerno, aharangin at papahiyain at hindi pa sasakyan ng aeroplano. Hindi po ako against sa ginagawa po ng ating otoridad, yung anti-human trafficking drive. Okay ako dyan. Pero, dapat patas. Kung naghahanap po kayo ng mga natatraffic ng kababayan natin, magtingin-tingin naman po siguro kayo sa mga chartered flights. Kasi dyan madali pong magpuslit. Pero planong yan, magpuslit ng mga tao na para ibenta o i-traffic sa ibang bansa. Magpuslit ng mga kontrabando. Why? Sapagkat wala pong ginagawang thorough checking sa mga bagahe at sa mga pasaherong sumasakay niyan. And I know that for a fact. And it has been happening for a long, long time. Buti naman at nagkaroon tayo ng hearing ng ganito para magkaalamanan. So, kapag ang isang pasahero sa isang chartered flight, hindi siya dadaan sa butas ng karayo tulad ng ginagawa ng mga regular passengers, commercial passengers. Hindi siya kinakapkapan. Hindi siya dumadaan sa X-ray. Hindi siya dumadaan sa biometrics sa immigration. Itong mga VIP passengers ng mga chartered flight. Ahatirin pa siya papasok ng restricted area hanggang sa tarmac, hanggang sa papasok ng aeroplano. Hindi dumadaan sa tamang proseso. So, kung ang pasaherong yon ay meron dalang droga o kung naman kontrabando, lusot na. At now, dito sa mga incoming passengers from private jets or chartered flights, hindi dumadaan ng X-ray ang kanilang mga bagahe. Ang nangyari, physical inspection lamang from the CIQ, Customs, Immigration, and Quarantine. Walang X-ray na nagaganap. So, kung magaling magdiskarte itong pasaherong papasok ng bansa natin at siksikan niya ng droga, pera at kung ano pang kontrabando ang kanyang maleta, lusot na. At ang masaklap pa, there are times na hindi na pumupunta mga otoridad mismo sa aeroplano. Ipinapadala na lamang ang passport sa mga kinukulan sa airport habang nag-aantay sa aeroplano itong mga VIP passengers. Walang physical ng mga airport authorities from the CIQ na pumupunta mismo sa aeroplano. At pag sinabi niyo meron, then I want footages of that na talagang pumapasok kayo. Dahil marami akong natanggap na impormasyon, more often than not, hindi na nangyari yan. So magkanong halaga ang katanungan? Again, wala akong pagtutol sa ginagawang anti-human trafficking drive ng ating mga otoridad, pero ilagay po natin sa tama at ilagay po natin sa patas.